Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Hindi na ba magbabago yan? Talagang titira ka sa lugar na yon? Sunod-sunod na tanong ng ina ni Agatha na parang gusto siyang pigilan sa desisyon niya na umalis. Mommy, nag-usap na tayo dito, di ba? I wanna live independently. Sagot naman ni Agatha habang patuloy na naglalagay ng mga damit sa maleta. Eh bakit sa squatter area pa? Ayaw mo sa apartment or any condo? Anak, iba ang buhay doon. Hindi mo kilala ang mga tao. If you want, magpapatayo tayo ng bahay para sa'yo. Nakangiti nitong suhestyon at hinawakan ng magkabilang balikat ni Agatha. Bumuntong hininga siya at tinanggal ang dalawang kamay na nakahawak sa balikat niya sabay hinarap niya ang kanyang ina. Kaya ko ang sarili ko. Don't worry about me. Saka papatunayan ko sa inyo na mali kayo ng pagkakakilala sa mga nakatira doon. Wika ni Agatha kapag kuwan ay ibinaba niya ang maleta. What about your money? Paano ka mabubuhay doon? Ang ganda-ganda ng buhay mo, anak. Lahat na kukuha mo pero ganyan pa ang gusto mo? May pag-aalala na sabi nito kay Agatha at hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. Nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina na ayaw siyang hayaang umalis nito. Naaawa man siya, ngunit desidido na talaga si Agatha sa naging desisyon niya. Marahil, ganun talaga ang gusto niya. Dahan-dahang tinanggal ni Agatha ang hawak ng kanyang ina sa kanya. Mom, gusto ko magkapera sa sarili kong pamamaraan. Gusto ko matutong mabuhay ng sarili ko lang. I love my life here. Pero alam kong hindi ito panghabang buhay. Yun na lamang ang huli niyang sinabi bago lumabas at iniwan ng kanyang ina na nakatulala. Hindi niya ginustong umalis para magrebelde. Umalis siya para malaman ano nga ba ang mundong ginagalawan niya. Kung papaano o gaano kahirap ang isang bagay na gawin bago ito makuha. Katunayang mayaman talaga ang pamilyang pinagmulan niya. Marami silang negosyo at patok na patok sa lahat ng tao kaya sila kilalang kilala. Ngunit gaya ng kanyang sinabi, ang buhay niya ay hindi permanente. Pupwede itong magbago anumang oras kaya gusto niyang ihanda ang sarili niya sa anumang sakuna na dumating sa buhay niya. Nilayasan na naman tayo ng kasambahay dahil sa ginawa mo, Harvey! Nakakabinging sigaw ng ina ni Harvey sa kanya. Kasalukuyang may ginagawa si Harvey at nakatutok ito sa cellphone. Naglalaro habang kunot ang noo sa mga naririnig niya sa kanyang ina dahil nagpanimula na naman si Harvey na ikasasakit ng ulo. Ano bang ginagawa ko sa kanila? Irritable niyang sagot habang patuloy na nakatutok sa cellphone. Aba, palagi mong pinagtitripan. Ipapahugas mo lahat ng plato, ipapalaba mo lahat ng damit na malinis. Matanda ka na, Harvey, Diyos ko! Hanggang ngayon hinahigh blood ako sa'yo, mag-asawa ka na nga! Matapos singhala ng anak, napaupo na lamang ito dahil sa pagkahingal. Miss, saan punta mo? Tanong ng isang lalaki na nadaanan ni Agatha at sinundan siya nito sa paglalakad. Maghahanap ng mauupahan sana? Sagot ni Agatha sa binata at mas binilisan maglakad. Nakaramdam siya ng konting takot dahil sa biglaang pagsabay nito sa kanya ngunit binaliwala niya lang yon. Doon kay Ate Rose yung up and down na bahay sa dulo, nagpapaupa yon. Tinuro ng isang lalaki ang bandang dulo at tumango lamang siya. Gusto mo, ate, ihatid ka namin? Tanong ng lalaki at marahang napangiti si Agatha. Sige, salamat ha. Maraming bagay ang nakikita ni Agatha habang sila ay naglalakad. Tulad ng magugulong bahay na puro basura ang paligid, ang mga gilid at harap, may ibang bahay na pinagtagpi-tagpi ng mga sako, magulong mga tao na hindi sanayang mata ni Agatha na makita. Dahil may mga kalalakihang umiinom ng alak, mga binatang nakatambay sa tindahan, mga nanay na nag-uusap na nakatanaw sa kanya, at ang mga batang halos hindi mo na mawari ang itsura dahil sa dungis kakalaro.
Dito na yun, ate. Huminto sila at itinuro ang bahay. Iwan ko na po namin, ha. Bye po. Paalam na mga ito at kumaway bago tumalikod. Napangiti naman si Agatha. Salamat! Habol niya at nagpatuloy na maglakad paalis ng dalawa. Pinagmasdan muna niya ang paligid. Tanging ito ang nag-iisang batong bahay na may dalawang palapag sa dami ng bahay na kahoy na nakita niya. Tao po! Tawag ni Agatha habang kumakatok sa gate. Inulit-ulit niya lamang yun hanggang sa may babaeng nagbukas nito. Oh, iha! Bakit? Nakangiti nitong bungad pagbukas ng gate. Nagpaparanta pa po ba kayo ng kwarto? Tanong ni Agatha at itinuro niya ang papel na nakadikit sa gate. Agad lumiwanag ang mukha ng babae. Ay oo, halika, pasok ka! Hinawakan ng babae ang kamay niya at inaya siya papasok sa loob. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay may mga batang naglalaro sa gilid at mag-anak na kumakain sa pagkainan na napalingon sa pagpasok niya. Hindi niya ito pinansin dahil naagaw ng kanyang pansin ang lalaki na kaupo sa sofa, nakataas ang dalawang paa at naglalaro sa cellphone. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa at marahang natawa. Butas yung short. Bulong ni Agatha sa sarili. Hoy Harvey! Makataas ka ng paa? Butas short mo, may dalaga oh. Saad nito at hinampas pa ang paa ng lalaki, ngunit hindi ito natinag at parang wala itong narinig. Pakialam ko dyan! Pasigaw nitong sagot na hindi inaalis ang paningin sa ginagawa. Hinampas ng babae ang paa nito para ibaba at nilingon nito si Agatha na may alanganing ngiti. Pasensya ka na. Ano nga ang pangalan mo? Agatha po. Pasensya ka na, Agatha. Anak ko yan si Harvey, kaso ubod ng pasaway. At saka itong mag-anak na kumakain, nagre-renta lang din kasama ng mga batang to. Halika sa taas, papakita ko sa iyo ang kwarto mo. Hinawakan nito ang kamay niya at sinama siya sa pag-akyat sa hagdan. Dito sa taas ang lahat ng kwarto. Pero dito din ang kwarto ng anak ko. Ayaw niya kasi sa baba dahil maingay, pero huwag kang mag-alala kapag matutulog lang siya lumilipat ng kwarto. Paminsan, pag maliligo. Habang nakikinig si Agatha ay tinignan niya ang paligid. Anim na kwarto ang magkatapat ang meron sa isang diretso at veranda sa bandang kaliwa kung saan pwedeng magsampay o tumambay. Yung tungkol po pala sa bayad ng renta, ma'am. Ah, tungkol dyan? Alam mo naman dito sa lugar na to, namumukod tangi ang bahay namin. Kaya ginawa na lang naming paupahan para din sa iba na walang matirahan. Mura lang. 300 ang kwarto, buwanan. Tapos ang tubig at kuryente, hati-hati ang lahat dahil nasa iisang bahay lang tayo. Kung tungkol sa pagkain, may schedule yun. Dahil hindi ako madalas sumasagot ng pagkain lalo na't marami ang mag-anak doon. Pero pwede ka naman bumili ng sarili mo kung gusto mo. Inilabas naman ni Agatha ang wallet at nakita ang 100 na laman. Ito na lang palang natira sa perang 500 niya na daladala papunta dito. Paano po yan? 100 na lang po yung pera ko. Inilahad ni Agatha ang 100 sa harap nito. Ay, hindi ako tumatanggap ng ganyang bayad. Dahil sa napagdaanan ko sa ibang tumira dito. Nag-cross ang dalawang braso nito at lumingon pa kaliwa. Dahil hindi nito kaagad nagustuhan ang sinabi ni Agatha. Paano po? Wala po kasi ako matitirahan eh. Meron po ba kayo alam po na trabaho? Napayuko si Agatha dahil sa hiyang nararamdaman. Kinakailangan din ni Agatha ng pagkakakitaan para mabuhay siya sa araw-araw. Lalo na't nangungupa siya ng kwarto. Nilingon siya ng babae. Kung gusto mo mag-apply kang kasambahay dito, kaalis lang ng kasambahay namin. Suhestyon ito at mabilis na napalunok si Agatha. Walang alam na kahit anong gawaing bahay si Agatha. Ni maghawak ng walis ay hindi niya magawa dahil hindi ito ang inaasahan niyang magiging trabaho. Ngunit ganun pa man, kinakailangan niya itong tanggapin dahil ito talaga ang tunay na hamon ng buhay. Bumuntong hininga si Agatha. Sige po, tatanggapin ko po. Nakangiti nitong sagot. O sige,
Ikaw maglalaba, maghuhugas, magwawalis, maglalampaso, mamamalengke, kumbaga, all around ka. Sahod mo, 7,000 a month. Ibabawas ko na doon ang bahay, tubig, kuryente. Payag ka? Tinaasan siya nito ng kilay, kaya nasindak si Agatha. Opo. Ay, salamat. Tuwang-tuwang reaksyon nito at pumapalakpak pa. Ang kwarto mo, dito lang sa bungad. Kung gusto mo, ipapalinis ko muna yan. Kasi makalat pa dyan o ikaw na lang maglilinis. Ako na lang po. Ano nga po pala ang pangalan nyo? Tawagin mo na lang ako, Ate Rose. O sige na, bababa na ako. Ikaw na bahala sa kwarto mo, ah. Matapos magsalita, bumaba na din ito at iniwan na si Agatha. Nawala sa isip ni Agatha na itanong kung anong kwarto ang sa kanya dahil dalawang kwarto ang magkatapat sa unahan. Napasapo na lamang siya ng noo at lumapit sa pintuan bandang kanan. Oh, may makakasama ako sa kwarto? Tanong ni Agatha sa sarili nang makitang may gamit ang kwarto pagbukas niya ng pintuan. Inilibot niya ang paligid at pagbukas ng pinto ay may masikip na daanan at nandoon ang lagayan ng damit, plain na puti, ang pader. At may malaking kama sa gitna. May ilang trophies at medals na nasa aparador. May CR din sa gilid. Gusto niya pa sanang tignan ang kabilang kwarto ngunit dala ng pagod. Nahiga na siya sa kama at unti-unting nakatulog. Hindi ko nagustuhan ang asal mo kanina, ha? Nakakainis ka na. Sigaw ng kanyang ina na halos madinig na ng kapitbahay. Napasapo na lamang ng noo si Harvey at napakamot. Wala siyang nagawa at umakyat na. Dahil hindi ito titigil kakasermon pag hindi siya umalis. Kaya dumiretso na lang siya sa kwarto niya. Sa katunayan, sa edad niya, dapat talagang nasa puder na siya ng pag-aasawa. Ngunit mas ginusto na lamang niyang makasama ang kanyang ina kahit na lagi itong galit sa kanya. Bad trip. Napatigil si Harvey at napakunot ng noo nang pagbukas niya ng pinto ay bumungad ang isang babaeng nakahiga sa kama niya. Unti-unti niya itong nilapitan at pinagmasdan. Laking gulat niya na bigla itong dumilat at mabilis na bumangon. Tinignan niya pa ang sarili at hinawakan ng bandang dibdib. Manya ka? Gusto mo akong silipan at halikan, no? Manya ka? Sumigaw ng sumigaw ang babae at binato pa siya ng unan. Hoy, ano ba? Sigaw din ni Harvey habang nakatakip ang muka at umilag sa unan at sa sobrang inis niya ay hinawakan niyang dalawang kamay ng babae para tumigil. Tumigil ka? Gigil na sambit ni Harvey. Bitiwan mo ako! Nagpupumiglas ang babae at sa hindi inaasahan, sinipa siya nito sa tiyan, sabay tumakbo palabas dala ang mga gamit nito. Agad na namilipit sa sakit si Harvey at napaupo na lang siya dahil sa malakas na pagkakasipan ng babae sa tiyan niya. Nang mawala, ay naligo na siya at bumaba para kumain. Ma, bago bang rumirenta yun dito? Pagtatakang tanong ni Harvey at dumiretso na siya sa pagkainan. Ah, yung babae, si Agatha. Oo, bakit? Sagot ng kanyang ina at naupo na din to sa tabi niya. Saan ang galing yun? Ewan, hindi ko pa naman siya nakakausap. Mukhang ang naligaw at dito napadpad eh. Tignan mo yung itsura niyo, maganda, makinis. Kinuha ko nga siyang kasambahay kahit na malambot ang kamay niya na parang kahit kailan eh, hindi nakaranas gumawa ng gawaing bahay. Bakit? Ano ba nangyari? Kanina kasi, sa kwarto ko nakatulog. Namali yata ng pasok tapos nung ginising ko siya, aba, nagwala. Sinipa ba naman ako? Kwento ni Harvey habang natatawa dahil sa nangyari. Natawa din ang kanyang ina. Maliligo ka kasi nang hindi ka na pagkakamalang rapista mo. Dahil dyan, kahit gwapo ka, nasipa ka pa rin. Natatawang biro ng kanyang ina. Manaman! Naku, buti kinaya nang matulog sa kwarto mo. Eh ang baho-baho pagpasok pa lang dahil hindi ka marunong maglinis ng kwarto mo. Agad na piningot nito ang tenga ni Harvey. Aray ko naman, ma! Aminado naman ako dun eh. Pinapractice ko na kasi yung sarili ko pag nag-asawa na ako. Na siya yung gagawa ng lahat para sa akin. Biro ni Harvey at ngumiti pang tuwang-tuwa sa kanyang sinabi kaya nahampas siya ng kanyang ina. Eh di sana kumuha ka na lang ng katulong. Hay nako, mag-asawa ka na nga nang mabawasan ang konsumisyon ko sa buhay. Pati na rin dito sa bahay. Eh araw-araw akong hina-high blood sa'yo, Harvey.
panimula nitong sermon. Napakamot na lang ng batok si Harvey at umalis na matapos kumain dahil magsusunod-sunod na naman ang sermon ng kanyang ina sa kanya. Aminado naman siya na kahit 27 years old na siya, ay nasa poder pa din siya ng kanyang mama. Pero nagtatrabaho naman siya at hindi pa bigat. Sadyang pasaway lang. My God, Agatha! Ang lakas ng loob mo manakit ng mismong may-ari ng kwarto! Pero mali din naman siya na ginawa eh. Ba't ba siya lapit na lapit sa akin? Oh! You're crazy, Agatha! Ba't mo kinakausap ang sarili mo? Oh my God! Nag-misto lang baliw na si Agatha kakakausap sa sarili. Ano? Tapos ka nakausapin ang sarili mo. Napatalon si Agatha sa boses ng lalaki na narinig niya mula sa likuran. Nilingon niya ito at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Harvey sa tapat ng pintuan. Anong ginagawa mo dito? Manya ka talaga? Inis na sambit ni Agatha at lumayo siya ng konti. Balita ko. Unti-unting naglakad si Harvey papalapit sa kanya. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Sita ni Agatha sabay dinuro ito habang umaatra siya ng paunti-unti. Balita ko ikaw ang bago naming kasambahay. Napalunok si Agatha nang patuloy itong lumalapit sa kanya. Aatras pa sana siya pero nang lingunin niya ang likuran ay nasa pader na pala siya at wala nang aatrasan. Nabigla siya. Nang paglingon niya ay nasa harapan niya ang mukha ni Harvey. Matagal itong nakipagtitigan sa kanya. Kaya marahang napalunok ang dalaga at lumingon pa kaliwa sabay marahang napapikit dahil lalo itong lumapit sa mukha niya na halos maamoy niya na ang hininga nito. Sige na, linisin mo na ang kwarto ko. Bulong ni Harvey sa kanya at ngumiti na nakakaloko bago siya nito iwanan. Matagal bago na proseso ni Agatha ang kanyang sarili sa ginawa nito. Aba? Bastos? Singhal niya, ngunit wala na si Harvey. Napabuntong hininga na lamang si Agatha at napayoko. Dahil wala siyang karapatang magalit o mainis, dahil dito siya mismo nagtatrabaho at naninirahan. Kinakailangan niyang makisama. Ngayon ko lang na-realize na ang baho pala dito. Reklamo ni Agatha pagpasok ng kwarto at agad na tinakpan ang ilong dahil sa naamoy. Napakareklamador mo. Halos mapatalon si Agatha sa gulat at nilingon nito. Alam mo, palagi ka nalang nagugulat. Singhal ni Agatha nang makita na naman si Harvey mula sa pintuan. Ikaw, palagi ka nakareklamo. Sabat ni Harvey sa kanya at dinuro pa siya nito. Hindi na lang siya sumagot at tinignan ng paligid. Hindi naranasan ni Agatha maglinis kaya hindi niya alam ang gagawin. Napalingon siya sa likod dahil naiilang siya dahil pinapanood siya ni Harvey na maglinis. Nagwalis lang siya sa sahig at lumabas ng kwarto para ilagay ang plato sa kusina. Ginagawa mo dyan? Taas kilay na tanong ni Agatha pagbalik niya sa kwarto dahil nakaupo na ito sa tabi ng kama. Hindi sumagot si Harvey at napaawang na lang ang bibig ni Agatha sa gulat nang magbuhos ito ng maitim na tubig sa kama. Hoy! Ba't mo ginawa yan? Singhal ni Agatha at marahang napapikit para pigilan ang sariling mainis. Ay! Nadumihan ko pala. Sorry. Sarkastiko nitong sabi kay Agatha at mapang-asar na ngumiti. Labhan mo na lang ha. Salamat. Utos nito at lumapit sa kanya. Palitan na lang kesa labhan pa. Marami ka naman sigurong extra dyan, di ba? Nakangiting tanong niya habang tinatago ang inis na nararamdaman. Isa lang ang bedsheet ko at wala akong gagamitin mamaya. Kaya pakilabhan na lang ha. Kumindat pa ito bago lumabas ng kwarto. Unti-unting nawala ang ngiti at padabog na pumunta sa kama si Agatha. Pwisit! Nagsisimula pa lang ako pero kuhang-kuha niya na yung inis ko. Singhal ni Agatha habang tinatanggal ang bedsheet. Nagpunta si Agatha sa labahan, ngunit hindi niya alam ang gagawin niya kung paano ba siya maglalaba. Pero pinilit niya intindihin ang instructions sa washing machine, kaya binuhusan ni Agatha ng tubig ang washing machine. Sa kanya pinaikot at nilagay ang bedsheet. Oh,
Hapon na naglalaba ka pa? Napahawak sa dibdib si Agatha dahil sa gulat kay Ate Rose na bigla na lang sumulpot sa likuran niya. Mag-ina talaga sila? Bulong ni Agatha sa sarili at hinarap si Ate Rose. Pinalaba po sa akin ni Harvey yung bedsheet niya. Sagot ni Agatha, sabay tinuro ang washing machine. Ay, ba't walang sabon? Tarantang tanong nito nang makita ang loob ng washing machine. Agad na taranta si Agatha at hinanap kung nasa ng sabon. Yun pala ang kulang sa proseso kaya napasapo siya sa noo. May nakita siyang mahabang nakaplastik at matigas kaya yun ang kinuha niya. Ito po ba yung sabon? Tanong ni Agatha kay Ate Rose at itinaas ang hawak-hawak nito. Diyos ko, Agatha! Bareta yan! Ito ang sabon! Kinuha ni Ate Rose ang isang nakasashay, binuksan nito at binuhos sa washing machine. Nailang siyang napangiti nang tignan siya ni Ate Rose at binigkas ang sorry nang walang boses. Yan, ganyan, babanlawan mo, saka mo i-dryer, okay na? Sabi sa kanya ni Ate Rose at umalis ito nang nakahawak sa ulo kaya napayuko na lamang si Agatha. Hay nako! Napalingon ka agad si Harvey nang marinig ang boses ng kanyang ina mula sa pintuan at bumuntong hininga pa. Bakit? Si Agatha, hindi marunong maglaba. Isa lang ba naman sa washing machine ang bedsheet na walang sabon? Ay, ewan ko na. Singhal nito at napasandal na lamang sa sofa. Napangiti ng marahan si Harvey. Sabi na eh. Anak, mayaman yan, ma. Ako nang nagsasabi sa'yo, halatang halata eh. Pinalinis ko yung kwarto ko. Nagwalis at tinanggal lang yung mga plato. Hindi marunong sa gawaing bahay, anak, mayaman yan. Pupusta pa ako. Natatawa nitong sabi at napapalakpak pa. Hindi ko na alam. Saka teka nga, bakit nga ba kung kailan hapon saka ka nagpapalaba ng bedsheet? Hindi mo pa pinasabay kanina nung naglaba ako. Ano ka ba naman, Harvey? Malaman ko lang na pinagtitripan mo ulit yung kasambahay natin. Titirisin na talaga kita. Gigil nitong sabi. Lumipas sa mga araw at pahirap ng pahirap ang gawain ni Agatha. Dahil bukod sa wala siyang alam na gawaing bahay, pinag-iinitan pa siya ng napakakomplikado pa ng mga pinagagagawa ni Harvey sa kanya. Minsan, siya na lang ang umiiwas sa ginagawa ni Harvey para wala ng gulo. So, kung tutuusin po, matagal na po kayo nagkakasambahay? Hindi na iwasang magtanong ni Agatha kay Ate Rose. Kasalukuyang, nagluluto si Agatha habang naguhugas naman ng pinggan si Ate Rose. Oo, kung tutuusin kasi hindi naman kami mahirap, di naman mayaman, pero may kakayahan kahit papaano. Hindi ko na din kasi kaya pang panghawakan ang lahat ng gawaing bahay, dahil nagkakaedad na din ako. Napapagod na. Kwento pa nito. Nalungkot naman si Agatha dahil bigla niyang naalala ang mga magulang niya. Kaya tama talaga siya ng desisyon na matuto sa buhay dahil dadating ang panahon na mapapagod sila at hindi nakakayaning magtrabaho. Habang abala si Agatha sa paglalagay ng ulam sa malaking mangkok dahil nagluto siya ng nilagang baboy at mainit pa ang sabaw kaya ingat na ingat siya sa paghawak. Agatha! Napabitaw si Agatha sa hawak niyang mangkok dahil sa gulat na naramdaman niya nang sumigaw mula sa kanyang tenga at hinawakan pa siya. At ito ang naging dahilan para mabasag ang mangkok at matapon sa sahigang ulam na kanyang sinandok. Ano nangyari? Sigaw ni Ate Rose at nagtatakbo papunta sa kusina. Hindi ito pinansin ni Agatha at marahang lumuhod upang kunin ang mga bubog sa lapag. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya at halos wala na siyang narinig sa mga singhal sa kanya ng tao sa paligid dahil kilala niya ang gumawa nito. Agatha naman! Ano na naman ba nangyari? Nagsayang ka ng pagkain! Sigaw ng isa sa rumirenta ng kwarto dahil siya mismo ang nagbigay ng pang-ulam. Ikaw ang amo? Wala kang karapatang manigaw. Dahil alam ko ang nangyari, lumayas ka nga dito! Singhal ni Ate Rose kaya padabog na umalis ang babae. Tinulungan naman niya si Agatha na magpulot ng bubog. Okay lang ako, ate. Ako na yung magliligpit. Okay lang po.
Mabilis na pinunasan ni Agatha ang luhang tumulo sa mga mata niya, dahilan para mautal siya. Naiayos naman agad ang problema. Ngunit sumapit na ang hating gabi, hindi pa rin nakakatulog si Agatha kaya nanatili muna siya sa veranda para ipahinga ang bumabagabag sa kanyang utak. Agatha. Nilingon ni Agatha ang pinagmulan ng tawag at napangiti siya nang makita niya si Ate Rose. Kumuha ito ng sariling upuan at naupo katabi niya. Huwag mo nang isipin ang nangyari kanina, aksidente yon. At nakikita ko kung paano mo iniingatan ng pagkain. Napagsabihan ko na ang anak ko sa problema na nangyari. At sana hindi sumagis sa isip mo ang umalis. Mahaba nitong paliwanag kay Agatha at hinawakan ang kamay nito. Ngumiti ang dalaga na nananatili ang lungkot sa mga mata. Alam niyo naman po ang buhay ko. Hindi ko po ito kaagad susukuan. Pero ang sakit lang po kasi sa akin eh. Deserve ko po ba ito dahil kasambahay lang ako na binabayaran para gawin sa akin lahat ng pang-aabuso? Tao pa rin naman po ako, ate. May nararamdaman din po ako at di po ako robot. Huminga ng malalim si Agatha at tumulala sa kung saan. Subukan nating palambutin ang puso nun, Agatha. Mapapalambot din natin yun. Umakbay si Ate Rose at hinimas ang likuran ni Agatha para pakalmahin siya. Nakalipas ang mga araw, habang kumukuha si Agatha ng sinampay, naramdaman niya agad sa likuran niya ang presensya ni Harvey. Hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa ginagawa. Takang-taka talaga ako, Agatha. Bakit nagtitiis ka pa din dito? Pwede ka namang umalis, di ba? Hindi ito pinapansin ni Agatha at nagpatay mali siya na lamang. Mas bagay ka sa matataas na building na may nakatutok na 10 camera kesa dito. Saad nito at sa pagharap ni Agatha ay sumaboy sa mukha niya ang maruming tubig na nahawa na sa puting damit na daladala nito. Si Harvey naman ay parang batang tawa ng tawa, dahilan para mapayuko si Agatha at napakagat ng labi para pigilan ang luha. Iniangat niya ang mukha at inayos ang damit sa lapag. Binaliwala niya kung ito ba'y malinis o hindi dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Alam mo, Harvey, hindi ko na alam sa'yo paanong gagawin ko eh. Lumalayo naman ako sa'yo. Hindi naman kita pinapansin. Nagtatrabaho ako ng maayos. Pero bakit mo ako ginaganito? Ako na ang kusang lumalayo sa'yo, Harvey. Kaya pakiusap, lumayo ka na lang. Nagtatrabaho ako para sa mga magulang ko at pangarap ko. Kaya huwag ka na maging dahilan para baliwalain ko ang pangarap ko. Matapos magsalita, ay agad tumakbo si Agatha papunta sa kwarto niya. At doon niya binuhos lahat ng sakit at kinikimkim niya sa puso sa pamamagitan ng pag-iyak. Ang OA ah. Bulong ni Harvey pagkaalis ni Agatha sa harapan niya at marahang natawa. Sumilip si Harvey mula sa gate nila at nanlaki ang mga mata niya na makitang papasok na ang mama niya. Tinanaw niya agad ang mga puting damit na nasa lapag at dinala ito ng mabilisan sa labahan. Oh, maglalaba ulit? Takang tanong ng mama niya na makita siya nito. Humangin na malakas, bumagsak ang mga sampayan. Oo. Nauutal na sigot ni Harvey at napakamot sa batok nito. Napabuntong hininga naman ng mama niya. Ano na naman ang ginawa mo kay Agatha? Pwede ba, Harvey? Magpakalalaki ka at babae ang pinapatulan mo. Hindi ka na bata. Araw-araw ka nalang pinagsasabihan. Kung ayaw mo kay Agatha, papaalisin ko na. Di ka maawa. Minimum lang ang sahod, ganyan pa pagtrato mo. Baka nakakalimutan mo na nagkasambahay din ako at diyan kita binuhay. Umayos ka! Singhal nito at pumasok na sa bahay at iniwan si Harvey na nakatayo lang at tulala. Agatha? Napalingon si Agatha sa pintuan nang marinig niya ang boses ni Ate Rose. Tumayo siya at binuksan niya ang pintuan. Bakit po, ate? Pwede ba akong pumasok? Tumango na lamang si Agatha sa itinanong nito sa kanya. Tinignan niya muna si Agatha at napabuntong hininga. Agatha, kung nahihirapan ka na pwede ka nang umalis. Hindi naman kita pipigilan sa desisyon mo eh. Siguro nga hindi ako pangkasambahay talaga.
Huwag kang mag-alala. Bibigay ko ng buong sahod mo, kahit di pa katapusan. Napangiti si Agatha. Kaya ko pa naman po. Pagod na pagod lang po ako buong araw, pero wala po akong balak sumuko. Pwedeng nahihirapan na po ako, oo, pero alam ko naman po na mapapalambot ko pa rin ang puso nun. Salamat, Agatha, ha. Bukas magluto ka ng adobong baboy, gusto nun yun. At baka dun din mapalambot natin yun. Natatawang sabi ni Ate Rose sa kanya. Kinabukas na naghanda na lang si Agatha na hapunan nito na adobo. Tumungo siya sa kusina, sinunod niya lang ang inuto sa kanya. Saktong pagkatapos niya ay dumating na rin si Harvey galing trabaho. Pagod na pagod ang buong katawan ni Harvey. Dahil buong araw siyang nasa opisina, nakikipag-meeting tungkol sa mga problema ng kumpanya. Wala siyang madama kundi sakit ng ulo, kaya napaupo na lamang siya sa sofa pagdating sa bahay. Agatha, abutan mo nga ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Utos ni Harvey. Agad namang dumating si Agatha, dala ang gamot at isang basong tubig. Kumain ka na para makapagpahinga ka. Saad ni Agatha at iniangat niya ang tingin dito. Hindi niya maitatanggi na maganda talaga si Agatha. Kahit sa ang anggulo ng mukha nito ay masasabing maganda talaga. Ngunit na paghahalata ang anak mayaman dahil sa kinis ng balat, maputi at bilugang mata, matangos na ilong at nakakaagaw pansin itong labi. Hoy, Harvey! Nabalik sa realidad si Harvey nang malamang kinakalabit na pala siya ni Agatha. Napakurap siya at napalingon sa paligid. Paniguradong antagal nakatitig ni Harvey kay Agatha at hindi niya namalayan na nangyayari. Napasinghap si Harvey at humarap kay Agatha. Anong ulam? Naiilang niyang tanong. Adobo. Ipaghain mo ako, bilis. May otoridad nitong utos. Agad na tumalikod si Agatha para sundin ang utos nito at naiinis sa sarili nang marinig niya ang bungis-ngis ni Agatha. Hindi siya makapaniwala at nakailang kurap pa nang makita ang nilutong adobo. Itong ito mismo ang niluluto sa kanya ng kanyang papa noon. Kaya naging emosyonal si Harvey. Sinong nagluto? Tanong kaagad ni Harvey at lumingon sa paligid para tukuyin kung sinong nagluto. Siyempre si Agatha. Sarap ba? Biglang sumulpot ang mama niya at umupo na din sa tabi niya. Hindi niya pinansin yun at nagsimula na siyang kumain. Masarap? Hindi. Maikling sagot ni Harvey at nagpatuloy sa pagkain. Pilit siyang nagmamatigas pero alam ni Harvey sa sarili na ang niluto ni Agatha ay kasing sarap ng luto ng papa niya noon. Kailan naman hindi nagluto na masarap si Agatha, Aber? Hindi nga. Inis nitong sambit. Napalingon si Harvey kay Agatha na nakatanaw sa kanila na kumakain. Hindi maintindihan ni Harvey sa puso niya kung bakit hindi niya agad kinayang makita si Agatha na parang nalulungkot. Napabuntong hininga siya at kinuha ang mangkok at hinain sa kanya. At ang plato ng kanin kaya agad na patingin sa kanya ang mama niya. Saan mo dadalhin yan? Takang tanong nito. Sa kwarto ko na lang kakainin, inaantok na ako. Hindi pinansin ni Harvey ang reaksyon nila matapos magsalita at dumiretso na sa kwarto. Ayaw lang ni Harvey na makita siya ng mama niya na lumalambot kay Agatha. Masarap naman talaga. Pasensya na. Bulong ni Harvey sa sarili at kumain na. Ba't ganyan ang suot mo? Napahawak sa dibdib si Agatha sa gulat ng pagbukas niya ay nakita niya si Harvey na nakasandal sa pintuan ng kwarto nito. Sandaling napapikit si Agatha para pakalmahin ang sarili. Alam mo ba, kung may sakit ako sa puso, inatake na ako sa ginagawa mo. Singhal ni Agatha dahil sa inis. Bakit ganyan nga ang suot mo? Tinignan niya ang sarili. Ano namang masama sa suot ko? Takang tanong ni Agatha. Kitang-kita ang cleavage. Manya ka talaga? Pagputol ni Agatha sa sinasabi ni Harvey at hinampas niya pa ito sa braso. Manyak ang mga nasa labas. Halatang baguhan ka pa nga sa lugar na to. Sambit ni Harvey at napailing-iling pa. Tumingin naman siya na nagtataka sa binata. Naka-floral dress lang naman ako.
At saka bakit mo ba ako pinapakialaman, ha? Pagtataray na sagot ni Agatha. Saan ka pupunta? Mamamasyal. Pwede eh. Ba't ka ba tanong ng tanong? Kung gusto mo sumama, edi sumama ka. Natatawang biro ng dalaga. Sige, hintayin mo ako. Mabilis na pumasok ulit si Harvey sa loob ng kwarto nito. Hoy! Paghabol ni Agatha, ngunit nagsarado na ang pintuan. Napasinghap naman si Agatha at bumalik sa loob para tingnan ang sarili. Totoo ngang kita ang cleavage niya sa dress pero hindi naman kasi yun iniisip ni Agatha sa mga tao sa paligid. Napalingon si Agatha nang may kumatok sa pintuan. Agad niya itong binuksan at napaawang ang bibig nang makita niya si Harvey na nakaputing polo, itim na trouser at puting sapatos. Oh, baka matunaw na ako dyan. Nabalik sa realidad si Agatha na magsalita si Harvey. Marahan siyang umatras at napayuko sa kahihiyan. You look good. I mean, tara na. Shh, kainis. Halos mautal-utal na sabi ni Agatha at lumabas na ng kwarto. Inunahan niya na itong maglakad pababa. Marahang napangiti si Harvey at sinarado ang pintuan ng kwarto ni Agatha dahil mukhang sa kamamadali ay nakalimutan na nito. Oh, bakas sa mukha ng mama niya ang gulat dahil pareho sila ni Agatha na bihis at sabay na bumaba. Ate Rose, mamamasyal lang po ako. Paalam ni Agatha. Pati ikaw? Agad na sinilip ng mama niya si Harvey na nasa likod lamang ni Agatha. Mabilis na nakaramdam ng pagkataranta si Harvey dahil sa pagkabigla. Hindi niya tuloy alam ang sasabihin niya hanggang sa nilingon niya si Agatha. Nag-iya si Clarence. Isasabay ko na din siya ba kasi hindi niya alam yung pasikot-sikot dito eh. Pag-aalibay ni Harvey at umiwas ng tingin. Sige, ingat kayo. Umayos ka ng pagdadrive, Harvey. Banta ng mama niya kay Harvey at pinanlakihan pa ito ng mata. Sige po ate, alis na po kami. Pagpapaalam ni Agatha at nauna ng naglakad. Susunod na sana si Harvey pero biglaan siyang kinurot ng mama niya. Hindi siya sumigaw pero nilingon niya ang mama niya nang may mapangasar ng ngiti. Ma! Pinanlakihan ni Harvey ng mata ang mama niya dahil alam niyang inaasar siya nito. Alis na ako, bye! Nag-abot ng helmet si Harvey kay Agatha at agad naman itong sinuot ni Agatha sabay sumakay sa motor. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Harvey sa kanya habang tutok sa pagmamaneho. Seryoso? Sasamahan mo ako? Nag-aalin lang ang tanong ni Agatha kay Harvey. Oo nga, bakit? Huwag mong isipin mga sinabi ko kanina kay mama. Aasa rin kasi ako nun. Paliwanag ka agad ni Harvey. Wala naman sa akin yun. Nagulat lang ako na gusto mo akong samahan. Mahinang sabi ni Agatha, dala ng pagkailang. Dinala ni Harvey si Agatha sa isang plaza na may hilera ng mga pagkain. Mabuti na lang at pahapon na sila nakarating at hindi gaano mainit. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Harvey kay Agatha. Hindi ko alam. Hindi ko kilala mga pagkain. Taong bundok ka ba? Pang-aasar ni Harvey kay Agatha dahil sa sagot nito at nakakunot pa ang noo. Hindi. Bakit? Nagmistulang inosente si Agatha na takang-taka. Hey, tara na nga. Naglakad-lakad sila at puro masasarap na pagkain ang naaamoy ni Agatha. Kaya mas lalo siyang nagugutom. Eto, try mo. Niyaya ni Harvey si Agatha sa tindahan ng fishball. Ano yan? Turo ni Agatha sa kwek-kwek. Kwek-kwek yan. Harina na may itlog sa loob. Eto stick, subukan mo. Inabot ni Harvey ang stick kay Agatha. Nangiwi naman si Agatha dahil sa naisip niya na harina ito na may itlog sa loob. Iniisip niya kung paano yun nangyari. Kaya kinuha niya yung maliit na hotdog. Subukan mo tong kwek-kwek, masarap to, promise. Sabi ni Harvey habang tumutusok ng dalawang kwek-kwek, isinausaw at takma nang isusubo sa kanya. Nagdadalawang isip pa si Agatha pero nakapikit niya itong kinain at napadilat na lamang sa gulat dahil mali na naman pala siya ng akala sa pagkain na yon.
Masarap nga. Kumento ni Agatha at nagtusok ulit nito. Naglakad pa silang muli at nakakita ng pamilyar na stall. Yun, waffle. Tara, bili tayo. Walang anong hinatak ni Agatha si Harvey papunta sa stall. Pagpangmayaman na pagkain, kilala mo. Reklamo ni Harvey at di na lang ito pinansin ni Agatha. Salamat pala sa pagsama mo sa akin, ha? Nakangiting sabi ng dalaga. Wala yun, sabihin mo lang kung saan mo gusto pumunta. Napayuko naman si Agatha ng dahil sa hiya. Hindi niya alam bakit bigla na lang nagmalatambol ang pagtibok ng kanyang puso nang masilayan ang mga ngiti ni Harvey. Okay lang ba magtanong? Napabalik sa realidad si Agatha na magsalita si Harvey at tila ba siya'y gulat na gulat. Ha? Oo naman. Paano ka napadpad sa Maynila? Napalunok si Agatha sa tinanong ni Harvey. Dahil hindi niya inaakala magtatanong ito, kaya mabilis siyang nag-iisip. May nag-alok sa akin ng trabaho. I gave a huge amount of money but they scammed me. Kwento nito nang hindi tumitingin kay Harvey. Bakit sanay na sanay ka mag-English? Nakakunot noon itong tanong. Napatakip naman ang bibig si Agatha. Siyempre, hindi ba nag-aaral ako dun? Sarkastikong tanong ni Agatha upang hindi mahalata. Pero parang hindi ka probinsyana eh. Nagtatakang tanong ni Harvey at umakma pang nag-iisip. Hindi agad, nakasagot si Agatha at napayuko na lang. Iniisip niya kung alam ba ni Harvey o nahahalata na siyang anak mayaman. Bakit naman? Nauutal niyang tanong dahil sa kaba. Hindi ka marunong sa gawaing bahay. Ani Harvey at tumawa ng malakas. Agad na nagsalubong ang kilay ni Agatha at nagsimulang lumipad ang kamay niya sa likuran ni Harvey. Dahilan, para mapasigaw ang binata sa sakit. Mabigat naman ang kamay ko. Asar ni Agatha at kinuyumpa ang mga kamay at hinarap kay Harvey. Aalis kami bukas. Napalingon si Harvey mula sa pintuan ng kanyang kwarto nang marinig ang boses ng kanyang ina. Saan kayo pupunta? Kunot noon niyang tanong. Sa Zambales, gusto mo bang sumama? Ayan ito at kaagad na umiling si Harvey. Ayoko, ilang araw ba kayo? Siguro mga 3 hanggang 4 na araw. Aayain ko si Agatha kung gusto niya. Lumabas na ang mama niya para pumunta sa kwarto ni Agatha. Ah! Wag! Biglang awat nito sa mama niya at tumayo sa kama para habulin. Napalingon naman ang mama niya na nakakunot ang noo. Hoy Harvey ah, kung may bala ka, tantanan mo si Agatha. Napakurap si Harvey at marahang natawa dahil sa sinabi ng mama niya. Ang ibig kong sabihin, wag kasi, eh sino maglilinis ng bahay? E di pagbalik niyo para na tong ginera. Sandaling nanahimik ang mama niya na parang nag-isip. Sa bagay, pero umayos ka, sinasabi ko sa'yo. Kinurot niya ito sa tagiliran. Oo nama, ano ba? Malis ka na nga. Irritable niyang sabi habang nakahawak sa tagiliran. Kahit kailan, ang mga babae talaga napakahilig mangurot. Bulong ni Harvey sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang masakit na tagiliran. Kinabukasan, maagang nagising si Agatha na walang tao sa bahay. Kahit yung mga rumirenta doon ay wala din, kaya naman mas nagkaroon siya ng time maglinis ng mabilis. Wala sila nag-outing. Ay, kalabaw! Halos napasigaw siya at napatalon sa gulat nang may magsalita sa kanyang likuran. Kasalukuyan siyang naglilinis ng ref nila. Sa gwapo kong to, kalabaw? Reklamo naman ni Harvey. Ilang beses mo na akong ginugulat at para akong aatakin sa puso. Ano ba? Singhal ni Agatha kay Harvey at napahawak sa dibdib. Sorry naman, anong pagkain? Nagtungo ito agad sa kusina para tingnan. Kumain ka, nagprito ako ng ham at egg. May sinangag na kanin dyan. Tinuro ni Agatha ang kalan kung nasan siya nagluto. Eh? Sabay na tayo. Napalingon si Agatha dahil ngayon lang siya nito ni Yaya at ngayon lang lumabas sa bibig nito ang mabuting salita. Ano nakain mo? At saka may ginagawa pa ako.
Itinuro ni Agatha ang ref. Wala pa nga akong kinakain at saka mamaya na yan, kumain ka muna. Breakfast is the most important meal of the day. Boom, panis. English yun. Sunod-sunod na sabi ni Harvey at umaakto pa. Marahang natawa na lamang si Agatha at naglakad na papunta sa hapagkainan. O sige, tara na. Sabay silang umupo at laking gulat ni Agatha na ipaghain siya nito. Ako na dyan. Akmang kukuhanin niya ang platong hawak ni Harvey. Ako na sa lahat, umupo ka na lang dyan. Pagtitimpla kita ng kape. Pagkatapos magsalita ni Harvey ay kumindat ito, sabay tumalikod. Walang nagawa si Agatha at pinabayaan niya na lang ito. Tinititigan niya lang ito habang nag-aasikaso hanggang sa paglalagay ng kanin ay ito ang gumawa. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Agatha. Kasalukuyang galing si Agatha sa labas dahil nagwalis siya at nagulat na lamang siya na may spaghetti nang niluto si Harvey. Merienda? Bakit? Di ka ba nagme-merienda? Tanong ni Harvey at naglagay ng spaghetti sa plato. Nakadiet ako kaya hindi ako madalas kumain eh. Naiilang nitong sagot. Eh sayang naman yung niluto ko. Umakmang simangot si Harvey at tinigdan si Agatha. Napangisi naman si Agatha dahil sa reaksyon at wala ding nagawa kundi sabayan na lang itong magmerienda. Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Kasalukuyang nasa 7-Eleven sina Agatha at Harvey kumakain ng ice cream dahil niyaya siya ng binata at saktong cravings niya din to. Boyfriend? Bahagyang natawa si Agatha. Never pumasok sa utak ko yun. Bakit? Ilang taon ka na ba? Sandaling napaisip si Agatha dahil hindi biro ang edad niya para hindi magkaroon ng boyfriend. 25 years old. Tamo, adult ka na, nagfi-feeling teenager ka pa. Pang-aasar ni Harvey habang tawa ng tawa. E paano gagawin ko? No boyfriend since birth ako. Saka anong mali dun, ayaw ko sa mga lalaki. Ako din. No girlfriend since 24 years old. Alam mo ba, may plano na kami magpakasal? Nag-propose na nga ako eh. Tagal kong pinag-ipunan yung singsing na yun, kaso wala eh. Mayaman sila, sakto lang ang buhay ko. Hindi ako yung lalaking kaya ibigay lahat ng luho niya. Pero kaya ko naman ibigay ang kalahating ako sa lahat ng pangangailangan naming dalawa. Kaya kong maghira para sa kanya, kaso naka-arrange marriage na sila noong isang bilyonaryo. Galing din yun sa probinsya, kaya nga, nagtaka ako paano naging bilyonaryo yun. Pinagtangkaan pa nila ang buhay ko, kung hindi daw ako titigil. Hindi na napigilan ni Harvey ang magkwento. Okay lang yan. Forgive, forget, and move on. Nakangiting sabi ni Agatha at hinawakan niya to sa balikat. Basta ayoko na sa mayayaman. Di baling pareho kami mag-ulam ng asin, wag lang ulit ako ma-set up sa ganong sitwasyon. Sabi ni Harvey at hinarap si Agatha. Napangiti si Agatha dahil sa narinig niya. Para bang nagkaroon siya ng chance na meron pa rin palang lalaking ayaw sa mayaman. Akala niya kasi lahat ng lalaki ay gusto lang ang pera ng mga babae para sa mga luho. Sandali lang, may bibilihin ako. Paalam ni Harvey at pumasok muli sa loob ng 7-Eleven. Hi, Agatha! Napapitlag si Agatha na may tumawag sa kanya. Isang babaeng hindi pamilyar ang mukha na nasa harapan niya. Hi! Agatha Villarreal, tama? Tanong nitong muli. Nanlaki agad ang mga mata ni Agatha at tinigdan ang paligid kung may nakatingin o nakarinig sa kanya. No. I'm Agatha Castro. Agatha Castro. Totoo ba? Kamukha mo kasi siya. Ipinakita pa ng babae ang litrato. Napakunot ang noon ni Harvey na aksidente niyang marinig ang pag-uusap ni Agatha at ng babae sa loob ng 7-Eleven. Ano raw? Agatha Villarreal? Castro? Takang tanong ni Harvey sa sarili. Hinintay na lang niya na makaalis ang babae para hindi maistorbo ang pag-uusap ng mga ito. Hindi po, pasensya na. Huling sabi ni Agatha bago umalis ang babae at pumunta na si Harvey sa tabi ni Agatha. Sino yon? Tanong ni Harvey nang makabalik na to sa tabi niya. Napagkamalan lang ako. Sabi ni Agatha at nanahimik na silang muli. Maagang nag-out sa trabaho si Harvey
dahil nakita niya sa calendar na araw ng sweldo ni Agatha. Alam niyang magpaplano itong umalis, kaya mabilis siyang umuwi sa bahay nila. Nasaan si Agatha? Takang tanong ni Harvey pagpasok niya sa loob. Ah, umalis! Sagot naman ng mama niya. Ha? Bakit hinayaan mo makaalis mag-isa? Oh, eh ba't ka nagagalit? Saka kaya naman daw niya. Itinuro ko na kung paano pumunta na SM. Kunot noon itong sagot sa kanya. Napahilamos na lang si Harvey sa inis na nararamdaman niya at napaupo sa sofa. Anak, huwag mo mamasamain ha. May napapansin lang naman ako. May gusto ka ba kay Agatha? Tanong ng mama niya. Agad na napadilat si Harvey sa gulat dahil hindi niya inaakala na lalabas ang mga salitang yun sa bibig ng kanyang ina. Hinarap niya sandali ang mama niya bago siya tumingin sa harapan. Hindi ko maintindihan. Inaaway ko siya nun. Naiinis nga ako eh kapag nakikita ko siya dahil alam kong anak mayaman siya. Kaya nga pinagtitripan ko eh. Pero bakit ganun ngayon? Gusto ko na siyang palaging kasama. Gustong gusto ko nakikita ang mga ngiti niya kahit nga pagsimangot niya dahil sa kakaasar ko. Siguro nga ma, gusto ko na siya. Hinimas lang ng mama niya ang likuran niya at maya-maya ay nagpaalam na din siya nasusundan si Agatha. Ilang araw nang tulala si Harvey sa nararamdaman niya. Sa bawat gising o bago siya matulog, pangalan at itsura ni Agatha ang bumabagabag sa isip niya. Gabi na, pero hindi siya mapakali, kaya mabilis siyang bumaba. Pinaharurot ang motor nang walang alam at pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya si Clarence. Oh boy! Nakipag-apirito kay Harvey. Ginagabi ka yata, pasok! Klong, bili ka doon na isang case ng Red Horse at pulutan tapos sa'yo na yung sukli. Utos ni Harvey sa kapatid ni Clarence at nagabot ng 500, kaya naman agad itong sumunod. Aba, ano nangyari? Tanong kaagad ni Clarence at umupo katabi niya. Walang nangyari. Tinanggal agad ni Harvey ang helmet niya. Asus, di mo ako maluloko. Hindi ito pinansin ni Harvey at tahimik lang silang uminom dalawa ni Clarence. Nang maubos ang isang case, napasandal na si Harvey sa sofa dahil hindi naman siya kalakasan uminom. Alam mong mababa ang alcohol tolerance mo, uminom ka pa. Sermon ni Clarence sa kanya. May tanong ako sa'yo, pre. Paano kung may babae kang laging kasama? Nung una galit ka sa kanya, inis ka, dahil may doubt ka sa pagkatao niya. Tapos pagdating sa dulo, biglang gusto mo na siyang nakikita, nakakasama. Kapag ganun ba, gusto mo na agad yung babae? Eh, depende kasi. May iba na mabait lang. Pero may iba na gusto na talaga. Opinion ni Clarence. Kasi tol, kasambahay namin siya eh. Wala naman siya ginagawa sa akin. Ginagawa niya lang tungkulin niya pero ba't naman ako magkakagusto, di ba? Sa sobrang inosente niya sa lahat ng bagay-bagay, pati pagkakaroon ng boyfriend, hindi pa. Kaya hindi ko maintindihan sarili ko. Ba't ayaw ko mawala siya sa paningin ko? Napadabog si Harvey sa pagkukwento niya. Ganito yan. Baka dahil sa naiinis ka palagi sa kanya, nagustuhan mo na siya. Eh di ba nga may kasabihan na, the more you hate, the more you love? Pero tol, pakiramdam ko lang ah. Hindi ko pa kaya panindigan dahil kay Mia. Walang jo. Siya pa rin ba? Pagputol ni Clarence. Hindi. Yung kilos niya at ni Mia ay iisa. Kung paano maging inosente si Mia, ganun din siya. Kaya may suspecha ako, mayaman din siya. Paano kung ganun ulit mangyari sa akin? Hahayaan ko na nun ba ulit? O ipaglalaban ko na? Tumayo na si Harvey pagkatapos niya magsalita. At muntikan pang mabuwal sa sobrang pagkahilo. Nasa sa'yo ang desisyon, pre. Tara na nga, umuwi ka na, ihahatid na kita. Tumayo na din si Clarence para alalayan si Harvey. Saan naman kaya napadpad ang lalaking yun? Anong oras na? Inis na bulong ni Agatha sa sarili at hindi mapakali sa buong bahay. Madaling araw na at hindi pa umuwi si Harvey mula nung umalis ito ng walang paalam. Hindi na mapakali si Agatha, lalo na't naiwan nito sa bahay ang cellphone. Ba't ba kasi ako nag-aalala sa kanya? Malaki naman siya, kaya niya na ang sarili niya.
pagkausap ni Agatha sa kanyang sarili at naupo sa sofa. Ngunit wala ding nakatunganga siya sa sala para hintayin ang pag-uwi ni Harvey hanggang sa may bumusina, kaya mabilis siyang tumakbo sa gate at sumilip. Napaawang pa ang bibig niya nang makita siyang tricycle sakay si Harvey na natutulog. Kaya binuksan niya agad ang gate. "Hello, ako nga pala si Clarence, kaibigan ni Harvey. Lasing na, kaya hindi ko na hinayaan na mag-drive. Ako na naghatid pa uwi." Pagpapakilala ng lalaki sa sarili at tinuro si Harvey na natutulog sa tricycle. "Salamat ha. Pwede patulong na buhatin siya?" Nahihiyang sabi ni Agatha. Pumayag naman si Clarence at pinagtulungan nilang akayin si Harvey papunta sa sala. "Salamat ha. Ako nang bahala sa kanya." Nakangiting sabi ni Agatha at naglakad na sila palabas. "Pre! Pre!" Tawag ni Harvey sa natutulog na lalaki. Sabay na lumingon si Agatha at Clarence sa pagtawag ni Harvey. "Siya yun, pre! Siya yun!" Turo ni Harvey kay Agatha, kaya napakunot ang noo ng dalaga. "Ah!" Marahang natawa si Clarence. "Sige na, pakialaga na lang." "Salamat ha." Nakangiting sabi ni Agatha bago niya sinara ang pinto. Nawala lang ang ngiti ni Agatha na makita si Harvey na lasing na lasing. Wala siyang nagawa at inakay niya ito pataas. "Maglalasing-lasing ka? Tapos ako pahihirapan mo?" Singhal ni Agatha habang hirap na hirap siyang akayin to papunta sa kwarto. "Aba, hindi ako lasing." Saad ni Harvey. "Shh! Tulog na lahat ng tao dito, manahimik ka." Pagsaway ni Agatha. Marahan niyang binuksan ang pintuan at sinarang muli. Dahan-dahan niyang binaba si Harvey sa kama, pero laking gulat niya na hatakin din siya nito at ikulong sa dalawang braso ni Harvey. Hindi siya makagalaw. Nakisabay pa ang mabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa ginawa nito. "Harvey!" Pagtawag ni Agatha para pakawalan siya sa mahigpit na yakap. Pero mas hinigit siya ni Harvey papalapit sa kanya. Gusto niyang kumawala, pero may parte sa puso niya na gusto niya ang pwesto nila. Tinitigan na lang ni Agatha si Harvey mula sa makapal nitong kilay, pababa sa matangos nitong ilong, at sa nakakaagaw pansin nitong labi. "Hindi, Agatha. Walang kayo. Hindi pwede." Bulong niya sa sarili. Huminga pa siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. "Agatha." Bulong ni Harvey at inilapit niya ang mukha sa kanya. Amoy na amoy niya ang alak, kaya halatang marami itong nainom. "Agatha." Muling bulong ni Harvey. "Oh. Bakit?" Nauutal na sigot ng dalaga dahil papalapit na nang papalapit ang mukha ng binata. "Mahal na kita, Agatha." Bulong nitong muli bago ilapit ang labis sa labi ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Agatha sa labis na pagkagulat. Pilit niyang pinipigilan ng sarili na itulak o lumayo. Pero napapikit na lamang siya at sinabayan ng init ng halik ni Harvey. Kinabukasan, nanlaki ang mga mata ni Agatha at napakurap-kurap dahil nakita niya ang sarili sa loob ng kwarto ni Harvey. Lumingon siya sa gilid at nakita niya ang binata na mahimbing na natutulog. "Shucks! Ano nangyari kagabi?" Napahawak siya sa ulo niya para alalahanin dahil para siyang nagkaroon ng amnesia. Nagulantang siya na makita ang sarili na walang saplot na damit at nababalutan na lamang ng kumot. "Bakit ba ang likot mo?" Bulong ni Harvey dahil nagising ito sa kilos ni Agatha. "Anong nangyari kagabi? Anong nangyari kagabi?" Natataranta niyang tanong at hindi na mapakali sa kinauupuan. "Agatha, ano nga?" Halos napasigaw na si Agatha dahil sa halo-halo nitong emosyon. "I'm sorry. Nadala ko ng alak, but I swear, alam ko ang nangyari kagabi." Bumangon nito at hinawakan ang dalawang kamay ni Agatha. "So, okay lang? Isang sorry lang? Harvey, gumawa tayo ng bagay na
Wala kang nararamdaman para sa akin. Isa pa, hindi ka saloan naman, Harvey! Napahawak na lang si Agatha sa ulo niya sa sobrang stress na nararamdaman niya. Ako? Wala ba akong nararamdaman sa'yo? Eh Agatha, mahal kita. Mahirap man ipaliwanag pero sa'yo ko lang ito naramdaman. Sandaling nanahimik si Agatha. Aminado siya sa sarili niya na pareho sila ng nararamdaman ni Harvey. Pero hindi niya alam kung paano siya magsasalita. Pwede namang maging tayo, hindi ba? Malambing na sambit ng binata. Napapitlag si Agatha sa gulat nang marahang pinapadulas ni Harvey ang kamay sa bewang ni Agatha, papunta sa tiyan, at nilagay ang baba nito sa balikat niya para yakapin siya. Maya-maya lang ay pumuwesto ang mga labi ni Harvey sa leeg ni Agatha. Nakikiliti ako. Agatha, mahirap man ipaliwanag pero habang tumatagal mas minamahal kita ng sobra. Can you give me a chance na maparamdam ko sa iyo yung pagmamahal ko? Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Agatha at hinalikan nito. Nahihirapan mag-desisyon si Agatha. Pero hindi rin naman niya maitatanggi na may gusto siya sa binata. Kahit na hindi din maganda ang ginawa sa kanya noon, may parte sa puso niya na gusto niya dahil mahal niya to at gusto. Dahil ito ang unang magiging boyfriend niya at may nangyari pa sa kanila. Yes. Baka takbuhan mo pa ako pag nabuntis ako eh. Natatawang biro ni Agatha. Napailing si Harvey. Handa kong panindigan kung meron man. Nakangiti nitong sabi at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Happy first monthsary! Napalingon si Agatha nang marinig niya si Harvey mula sa pintuan ng kwarto niya. Napangiwi naman si Agatha. First, ano? Monthsary? Takang-taka na tanong ni Agatha dito. Napabuntong hininga naman ng binata. Hay nako, ibig sabihin isang buwan na tayo, hirap mo naman batiin? Napakamot sa batok si Harvey. Natatawa naman si Agatha na hinawakan ang magkabilang pisngi ng binata. Sorry po, my first boyfriend. Malambing nitong sabi at ngumiti. Napangiti naman si Harvey at inabot ang bukay ng bulaklak. Wow, thank you! Nakangiting sabi ni Agatha at kinuha ang bulaklak sabay niyakap si Harvey. Siguro deserve ko ng kiss. Inilapit ni Harvey ang pisngi kay Agatha. Marahan namang tumawa ang dalaga dahil sa kilos bata nito. Lumingon na muna si Agatha sa paligid at hinalikan na to sa pisngi. Nanatiling pribado ang relasyon nila. Hindi nila pinaalam sa kahit sino at palihim lang silang nagkikita o nagkakatabi sa kanika nilang kwarto at nagpapanggap na wala lang sa labas. Hindi ka ba napapagod? Kasalukuyan silang nasa loob ng kwarto ni Harvey, namamahinga, dahil katatapos lang ng trabaho ni Agatha. Matapos nila magmahalan, ay bigla na lamang natulala si Agatha. Ha? Huh? Bakit ako mapapagod? Takang tanong ni Harvey at tinignan niya ito. Yung ganitong setup, sa labas ng bahay, walang pakialamanan, tapos may relasyon sa loob ng kwarto. Paliwanag na sagot ni Agatha. Di ba ikaw ang nagdesisyon na huwag ipaalam kay mama? 5 buwan na tayo, at 5 buwan na kitang kinukulit na ayusin ang kung ano meron sa atin. Tumayo si Harvey sa hinihigaan at nagsuot ng damit. Naguguluhan pa kasi ako eh. Hindi ako sigurado kung tayo na ba talaga eh, baka mag-expect sila. Naiiling na sagot ni Agatha at nagsuot ng bra at damit. Agatha. Tawag ni Harvey at nilingon naman siya nito. Sobrang mahal na kita. Mahal na mahal. Lahat naman ng bagay ginagawa ko maparamdam ko lang na mahal kita, di ba? Agad na dumampi ang labi ni Harvey sa labi ni Agatha matapos magsalita. Ipakilala mo na kaya ako. Pagod na ako magpanggap. Tumayo si Agatha at humarap sa salamin para ayusin ang sarili. Bumaba silang dalawa at sumakto namang kumakain lang si Ate Rose sa kusina. Dahan-dahan ha, huwag mong biglain. Bulong ni Agatha bago sila makarating sa kusina at tumango naman si Harvey. Ma, kami na ni Agatha. Agad na nabilaukan si Ate Rose dahil sa pagkabigla. At binatukan naman ni Agatha si Harvey dahil sa biglaan itong pagsigaw
kahit na sinabihan na siya. Di ba sinabi ko dahan-dahan? Gigil na bulong ni Agatha at nginitian lang siya nito ng alanganin. Dali-daling kumuha ng tubig si Agatha at binigay kay Ate Rose para matigil ang pag-ubo nito. Muntik pa ako mamatay, Diyos ko, kayo? Natatawang singhal ni Ate Rose at tinignan silang dalawa. Pero matagal ko nang alam. Po? Paano? Kunot noong tanong ni Agatha. Ako pa ba? Kilos pa lang ng anak ko. Kung paano mag-asikaso sa bahay halata na, kikindat-kindat pa sa'yo. Tawang-tawang kwento ni Ate Rose. Natawa na si Agatha dahil hindi siya makapaniwala na nalalaman ni Ate Rose ang kung anong meron sa kanilang dalawa ni Harvey. Pero pera biro ah, masaya ako sa relasyon niyo. Kahit na hindi man lang sinabi sa akin ng anak ko. Nag-cross ang kamay nito at akmang magtatampo. Sorry naman. Sabi ni Harvey at natawa na lamang si Agatha sa ginagawa ng mag-ina. Kahit 11 buwan na si Harvey at Agatha, hindi pa rin mawala sa isip ni Harvey kung ano ba talaga ang buhay ni Agatha. Hindi siya mapakali dahil kahit kailan, hindi pa siya nito ipinakilala sa mga magulang nito sa personal o kahit sa tawag. Opre, sagot ni Clarence sa tawag. Pwede mo bang alamin ang buhay ng mga Villarreal o Castro sa probinsya? Utos ni Harvey dito. O sige pre, balitaan na lang kita. Nag-out na si Harvey sa trabaho at dumiretso sa bahay nila Clarence. Ang kaibigan niya kasi ay isang private investigator, kaya madali lang ito sa pagiging stalker or sisiw kumbaga ang trabaho na ito. Pre, ito na. Agad na binigay ni Clarence ang printed papers. Kilalang kilala ang mga Villarreal sa probinsya. Mula sa mga negosyo, mapadito sa Maynila, meron silang negosyo. Wala ni isa sa kanilang sangkot sa politika pero kilalang kilala din sila dahil sa pagtulong ng mga ito. Nandiyan ang buong Villarreal mula sa anak, pinsan, tito, tita. Ang Castro hindi gaanong kilala, kaya naman wala talaga ako nakalap. Mahabang kwento ni Clarence habang binubuklat ni Harvey ang isa-isang mga litrato. Sa magpipinsan may babae ba? Tanong ni Harvey. Kinuha ni Clarence ang papel at inabot sa kanya. Nag-iisang babae si Agatha Villarreal. Maraming nagsasabi mula sa post mula sa Twitter na lumaya si Agatha sa kanila. At hindi alam ang rason. Ang sabi naman ng mga magulang ay sinusubukan lang maging independent ng anak nila. Eh nagulat nga ako pre nung nakita ko yung itsura. Kamukhang-kamukha ng kasambahay niyo. Natatawang sabi ni Clarence. Tinitigan ni Harvey ang litrato at natawa na rin. Hindi siya kamukha. Siya mismo yan. Naiiling na sabi ni Harvey. Walang Diyo. Totoo ba? Investigator ka diba? E di dapat inalam mo. Habang nagpe-prepare si Agatha ng surprise niya kay Harvey para sa first anniversary nila, ay may kakaibang busina ang narinig niya mula sa gate. Sino yun? Takang tanong ni Ate Rose. Tignan ko lang ho. Naglakad si Agatha papalabas at naaaninag niya ang itim na kotse. Kaya tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay. May kotse tita, hindi ko yun kilala. Napahawak si Agatha sa kamay ni Ate Rose dahil sa takot. O sige, ako na lang ang haharap. Sabi niya pero hindi pumayag si Agatha at sumunod sa kanya. Isang hindi pamilyar na lalaki ang bumungad pagbukas ng gate. Nakapormal ito na kasuotan, itim na itim, bagay sa itim nitong van na pinagtitinginan ng mga kapitbahay. Nakamas ang lalaki kaya hindi lubusang makilala ni Agatha ito. Ikaw si Agatha Villarreal, tama? Tanong nito at unti-unting lumapit sa kanila. Hindi ako yun. Sagot ni Agatha at akbang isasara na ang gate. Sinusundo ka na ng mga magulang mo. Inipit ng lalaki ang kamay nito para pigilan ang pagsara. At paano kami nakakasiguro na inutusan kang sunduin siya? Sabat ni Ate Rose sa gilid at hinawakan lang si Agatha para pigilan. Gusto mo ng proof? Natawa ito at may kinalkal sa cellphone at pinakita sa kanya. Parang binuhusan ng tubig na malamig si Agatha dahil sa video na napanood niya. Dahil ang mga magulang niya ay nakatali sa isa't isa, nakatakip ang bibig ng tape at duguan ng muka na natutulog. Hindi na kinaya ni Agatha at halos napakuyom ang kanyang kamao. Sabay na hinampas niya ang cellphone
at agad itong nabasag sa sahig. Hindi pa siya nakontento at pinagtatadya kanya pa ito kahit na pinipigilan siya ni Ate Rose. "See? They're waiting for you." Nakangisi nitong sabi na parabang nakakatawa ang pinapanood niya dito. Hindi na kinaya ni Agatha ang nararamdaman niya at kusa siyang sumugod sa lalaki para ilabas lahat ng galit niya. "Hayop ka!" Singhal niya habang patuloy niya itong hinahampas sa katawan. "Isusumbo kita sa mga pulis!" Banta ni Ate Rose habang hawak-hawak si Agatha na inaawat nito at nakihampas na rin. "Go ahead! Gusto mo samahan pa kita?" Paghahamon nito at hinawakan ng magkabilang kamay ni Agatha dahil sa inis. "Hayop ka! Hayop ka!" Luha at pawis ang nagpatakan sa mukha niya at wala na siyang makilala sa sobrang galit na nararamdaman niya. Pinilit niyang magpumiglas ngunit hindi na kinaya ng dibdib ni Agatha ang nararamdaman niya at napaluhod na lamang siya dahil sa panghihina ng kanyang katawan. "Kunin niyo na siya!" Utos nito at napatingin na lang si Agatha sa paligid na puro nakaitim na lalaki at tinakpan kaagad ang mukha niya gamit ang bimpo na may kakaibang amoy dahilan para mahilo si Agatha. Tinanaw niya agad si Ate Rose na hawak-hawak ng mga lalaki at nagsisisigaw at wala na halos marinig si Agatha at nagmistulang bingi. Unti-unti na rin nanghihina ang katawan niya dahil sa kanyang naamoy at pumatak ang huling butil ng luha niya bago siya tuluyang makatulog. Masaya si Harvey habang tinatahak niya ang daan pa uwi dahil aayain niya si Agatha na kumain sa labas dahil anniversary nila. Ngunit napakunot ang noon ni Harvey nang may matanaw na abulan siya sa harap ng kanilang gate. Tinanggal niya ang helmet niya at nagtawag ng bata. "Bata, ano meron doon?" tanong ni Harvey. "Yung mama mo, sinakta ng mga lalaki, duguan." Kwento ng bata at baka sa mukha nito ang takot. Napakunot ang noon ni Harvey at pinoproseso ang nasabi ng bata. Maya-maya lang, mabilis siyang tumakbo sa kinaroroonan ng ambulansya at hinayaan na lang ang motor niya na maiwan sa kalsada. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang matanaw ang kanyang ina na binabalot ng dugo sa ulo. Kaagad siyang nataranta at nakipagsiksikan sa mga tao para makapunta sa kinaroroonan nito. "Ano nangyari? Ha? Ano?" Napakapit na si Harvey sa kwelyo ng lalaki na nagrerenta sa kanila habang nanggagalaiti sa galit. "Merong pumunta kaninang itim na van. Nagkagulo at kinuha si Agatha. Si Ate Rose naman pilit pinagtatanggol. Tapos paglabas namin, nakita na lang namin siya nakahiga at may dugo sa ulo." Saad ng lalaki, ang babaeng kasama naman ito ay maluha-luha sa tabi. Napabitaw siya sa hawak niya at walang anong mabilis na sinundan ng ambulansya papunta sa ospital. Ang sabi ng doktor, meron daw pumalo na matigas sa bagay sa ulo niya. Dahilan para mahilo at mahimatay. Sumabay pa ang pagkalabog ng ulo sa sahig. E maaari daw magkaroon ng amnesia si ate, pero sinusuri pa daw nila. Napasabunot na lamang si Harvey sa sarili niyang buhok dahil sa nalamang balita na kanyang narinig. Halo-halo na ang nasa utak niya at emosyong nararamdaman niya. At hindi niya yun mailabas. Sa paraan ng pagpikit niya, naalala niya ang imahe ni Agatha. "Hindi niyo ba nakita yung kumuha kay Agatha?" tanong ni Harvey at nilingon siya nito. "Hindi. Nakamask sila. Pero di ba may CCTV kayo? Pwede siguro matrack yung plate number." Hindi na niya pinansin pa ang babae at tinawagan na lang niya kaagad si Clarence. "Samahan mo ko," sabi ni Harvey at mabilis na pinatay ang tawag. Hindi na hinintay ang sasabihin ni Clarence. Nilingon ni Harvey ang kanyang ina. Napakagat na lamang siya sa labi upang pigilan ng luha dahil sa nakikita niyang sitwasyon nito. Nagpaalam na lang siya muna at lumabas na ng ospital. Alam niya sa sarili niyang may kinalaman sa buhay ni Agatha ang nangyari sa kanila, kaya kinakailangan niya itong malaman. Nag-aalala din siya sa pagkawala ng girlfriend niya. "Gising!" Napapitlag si Agatha at agad tinanaw ang paligid. Hindi siya makagalaw dahil sa nakataling lubid sa mga kamay at paa niya. Hindi rin siya makapagsalita dahil sa duct tape na nakatakip sa kanyang bibig. Ngunit sinubukan niya pa rin gumawa ng ingay. "Pinahirapan mo ako maghanap sa'yo.
Nandun ka lang pala. Sumulpot ang lalaki sa gilid habang tumatawa ito ng nakakaloko. Inilibot ni Agatha ang paningin niya at isa itong lugar na abandonado. Madilim ang paligid at sila lang ang taong nandun. Marahang tumalungko ang lalaki sa harapan niya at tinitigan siyang maigi. Baka hindi mo pa ako nakikilala. Walang anong hinaklit nito ang duct tape na nakadikit sa labi niya. Ramdam niya ang hapti at dugong tumulo mula sa labi niya. Pero binaliwala niya yon at sinamaan ang tingin ng lalaki. Ano ba kasing kailangan mo? Kung ako lang kailangan mo, ba't mo pa dinamay ang mga magulang ko? Singhal niya dito habang nagpupumiglas. Napangisi ang lalaki at tumayo. Simpleng pakiusap sa kanila na pakasalan mo ko. Hindi sila pumayag. Natatawang saad nito na akala mo ay nakikipaglaro lang. Pakasalan? Kunot noong tanong ni Agatha at marahang natawa. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, ako pa? May halong sarkasmo ang tanong ni Agatha. Hinawakan ni Agatha ang tali mula sa likod niya. Pinipilit niya itong tanggalin hanggang sa may nahila siyang tali dahilan para lumuwag ang pagkakatali sa kanyang kamay. Nilingon niya ito at nakita niyang tanggal na ang tali kaya humarap siya sa lalaki at nagpanggap na parang walang nangyari. Ang ibig mo sabihin nakidnap si Agatha? Baka sa mukha ni Clarence ang gulat matapos magkwento ni Harvey. Yes, matutulungan mo ba ako o magkukwentuhan na lang tayo dito? Hindi ako lalatalat ang investigator, no? Meron na ako mga documents habang nagkukwento ka. Ganti nito at binato ang folder. Napangisi na lang si Harvey at binuklat ito. Montemayor ang may-ari ng van na nagsakay kay Agatha. Kilalang kilala sila sa ibang bansa na walang awang pumapatay. Parte sila ng mga sindikato at grupo na nagde-deliver ng mga drugs o kung ano pang illegal na gamot dito sa Pilipinas. Isa sa Montemayor na kutob kong kumuha kay Agatha ay si Calvin Montemayor. Base sa research ko mula nang hiwalayan siya ng girlfriend nito, naging ugali niya ng libuti ng mga mayayaman upang pakasalan at kunin ang yaman nito in order para hindi patayin ang mga magulang nito. Paliwanag ng kaibigan niya habang tinitignan ni Harvey ang mga papel. Siguradong tama ka ng hinalang mayaman sila Agatha. Ibig sabihin nasa peligro ang buhay ng mga magulang ni Agatha? Tanong ni Harvey at tumango si Clarence. Dahilan para pareho silang natahimik. Ikaw ang tipo ko. Masyado mo pa akong pinahirapan eh. Mabuti na lang. Nakita na rin kita. Lumalapit ang lalaki kay Agatha at hinawakan ang pisngi niya. Alam ko, pera lang ang kailangan mo. Hindi nga tayo magkakilala eh. Singhal ni Agatha at lumingon pa kaliwa para maalis ang hawak ng lalaki sa pisngi niya. Hindi pa ba? Okay. I'm Calvin Montemayor. Will you marry me? No. Why? May boyfriend ako. Marahang natawa ang lalaki. Boyfriend? Saan mo nakilala? Sa squatters area? Anong mapapakain sa'yo nun? Tatawa-tawa nitong sabi. Alam mo, ayoko nang patagalin ang usapan. Just sign these papers. May kinuha itong papel sa katabi niya at inilagay sa hita niya. Binasa ni Agatha ang nilalaman nito at marahang natawa. Sabi na nga eh, you just want my money. No, I won't sign these papers. Binaba ni Agatha ang paa niya para malaglag ang papel sa lapag. Ha? Baka nakakalimutan mong hawak ko ang pamilya mo. Sige, papipiliin kita. You will sign these papers and you will gonna marry me or... Papatayin ko ang mga magulang mo sa harap mo. Agad na nanggalaiti si Agatha. Lalo na nang makita ang mapangasar nitong ngiti at sinamaan niya ito ng tingin. Hayop ka! Singhal ni Agatha at nagpupumiglas. Dahan-dahan lumapit ang lalaki sa mukha niya at hinawakan niya ang pisngi nito pero buong pwersang sinipan ni Agatha ang ari ng lalaki. Dahilan para mapahiga ito sa panlalata. Mabilis na tinanggal ni Agatha ang tali sa kamay at binunot ang baril na nasa bulsa ni Calvin. Sige, lumapit kayo. Kinasa ni Agatha ang baril at tinuto kay Calvin. Mukhang hindi ka nag-background check sa akin. I'm not just a girl.
dahil kaya-kaya ko kayo ubusin. Seryosong bigkas ni Agatha at nagpaputok sa taas dahilan para masindakan lahat. One call away lang ang mga nakabantay sa mga magulang mo. Napatigil sa pagsasalita si Calvin at pare-pareho silang napalingon. Sa wangwang ng pulis, mabilis silang nakakilos at nadampot nila kaagad si Agatha at tinurukan ng kung ano sa liig. Hindi siya agad nakalaban dala ng pagkatulala niya dahil akala niya ay makakaligtas na siya. Bilisan niyo! Dali niyo si Agatha! Sigaw ni Calvin sa mga tauhan niya at tumakbo ang ilan sa kanila, ang ilan naman ay kasama si Calvin. Tigil! Sigaw ng isang pamilyar na boses at nagpaputok ng baril. Oh, tumigil na kami. Ba't di mo sa amin iputok? Sarkastikong wika ni Calvin at unti-unting naglalakad palapit. Nasaan si Agatha? Nang gagalaitis sa galit na tanong ni Harvey at itinutok dito ang baril. Si Agatha, bakit? Ikaw ba ang Prince Charming niya? Tumawa ito nang nakakaloko. Ilabas mo si Agatha dahil napapaligiran ka na ng mga pulis. Banta ni Clarence nakatabi ni Harvey. Nag-background check ba kayo? Pulis ang natatakot sa akin. Hayop ka, nasan si Agatha? Halos mangilo na ang ngipin sa panggigigil ni Harvey. Andun, masarap ang tulog. Katatapos lang namin kasi. Nakangiti siya habang kunwaring inaayos ang botones. Hayop ka talaga, papatayin kita. Kinasa ni Harvey ang baril at muling tinuto kay Calvin. Nag-iisip kung kakalabitin niya ba ang baril. Alam mo, puro kasalita. Bumunot ito ng baril sa bulsa at agad kinasa. Ako na nga lang ang gagawa. Takbo! Mabilis na umiwas si Harvey sa pagpapaputok ng baril ni Calvin sa gawin nila. Nagkahiwalay sila ni Clarence ng pwesto, kaya agad siyang nagtago sa likod ng mga bakal. Ito ang unang beses niyang mamaril at ayaw niyang makasakit o makapatay ng tao ngunit para sa minamahal niya. Handa siyang gawin ang lahat, miski si kamatayan pa ang humabol sa kanya. Tumakbo si Harvey sa kabilang bakal at pinagbababaril ang mga tauhan ni Calvin sa gilid. May naramdaman siyang naglalakad sa gilid kaya mabilis siyang lumingon at pinaputokan niya ito ng baril. Mabilis na nagpalit si Harvey ng bala at muling pinaputokan ang nasa likuran niya. Prince Charming! Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Umalingaw-ngaw na sigaw ni Calvin. Pinatatagal ko para mabuhay ka pa ng matagal. Sigaw na sagot ni Harvey at nagkasa ng baril. Pabayaan mo na kasi kaming maikasal, hahatian naman kita sa yaman na makukuha ko eh. Natatawang sabi ni Calvin at nanatili lang si Harvey sa likod ng bakal. Gago ka! Minahal ko si Agatha na hindi ko alam na mayaman sila. Kaya wag mo ako idamay sa ambisyon mo. Exactly! Alam mo nang mayaman kaya pinaglalaban mo na. May halong sarkasmo nitong sabi. Alam mo, nag-uubos na lang tayo ng oras. Tumayo si Harvey at laking gulat niya nang paglingon niya ay nakatutok na sa noo niya ang baril mula kay Calvin na nasa harapan niya. Oo nga, tapusin na natin. Nakangiti ito na parang demonyo. Habang dahan-dahan, nakakalabitin ang baril. Nagbubutil ang pawis ni Harvey at imahe na lang ni Agatha ang naiwan sa isipan niya. Dahil misto lang lutang na siya, na wala ng planong maglaban, dahil mamali lang siya ng galaw, mamamatay din siya. Napangiti si Harvey ng pagkalabit ni Calvin ay wala na pala itong bala. Oh, hala! Wala ka na palang bala. Ako meron pa. Mabilis na itinutok ni Harvey ang baril at tinamaan ito sa dibdib dahilan para bumulagta ito sa sahig. At iniinda ang dibdib nito. Nanatiling nakatutok ang baril dito para siguraduhin na wala na talaga si Calvin. Harvey! Napalingon siya sa pamilyar na boses mula sa gilid niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Clarence. Hawak ng matandang lalaki sa liig at may nakatutok na baril sa sentido. Ano ba namang klaseng kaibigan? Iniiwan mo? Natatawang sabi nito habang unti-unting lumalapit sa pwesto nila. Nilingon niya si Calvin na tumayo habang tumatawa. Laking gulat niya nang magtanggal ito ng botones at nakita ang nakatapal na bulletproof sa katawan nito. Ang unfair naman, di ba? Kung buhay lang ng anak ko,
Kukunin mo. Dapat patas tayo. Sige, putok mo. Hamon ito kay Harvey nang itutok niya dito ang baril. Ang tanga mo rin kasi. Mabilis na sinipa ni Calvin ang kamay ni Harvey dahilan para mabitawan ni Harvey ang hawak-hawak nitong baril. Harvey! Sigaw ni Clarence dahil may pasalubong na suntok galing sa kamao ni Calvin. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Calvin at walang kahirap-hirap niya itong binuhat gamit ang isang kamay at hinampas sa sahig na akala mo laruan. Dumaing agad si Calvin at hindi makatayo. Tinignan ni Harvey si Clarence at nakita ang nakakaloko nitong ngiti. Naintindihan niya agad ang pagpapahiwatig nito, kaya marahan siyang napatango. Sige, putok mo! Hamon ni Harvey sa lalaki. Agad na nanlaki ang mata ni Clarence. Hoy, sira ulo ka ba? Kala ko magkaibigan tayo. Masamang tumingin si Clarence kay Harvey. Kaagaw ko din yan eh. Patayin niyo na. Natatawang utos ni Harvey at mabilis niyang sinipa si Clarence. Hinawakan ni Harvey ang paa nito at kinontrol nitong itaas ang paa sabay buong pwersang sinipa ni Clarence ang tiyan ng lalaki. Nabitawan din ng lalaki ang baril habang nakahiga at dinadaing ang sakit ng sikmura. Sa sobrang laki ng lalaki ay hindi ito kaagad makatayo o makagalaw. Mabilis na pinulot ni Harvey ang baril. Kinasa at itinuto kay Calvin. Magpaalam ka na sa ama mo. Nakangiting sabi ni Harvey at dalawang beses niya itong binaril sa noo. Hinipa niya pa ang usok na lumalabas sa baril. Tara na, iwanan na natin yan. Yaya ni Clarence at hinawakan ang kamay ni Harvey. Tumango si Harvey at nagsimula na silang tumakbo. Ngunit sa bigla ang pagkakataon sa huling putok ng baril na narinig ni Harvey, kasabay nito ang unti-unting pagbitaw ni Clarence sa pagkakahawak sa kamay niya at unti-unting pagbagsak ng katawan sa sahig. Clarence! Sigaw niya nang makita niyang may dugo ito at naghalo-halo ang galit at puot na nararamdaman niya. Kaya buong lakas niyang kinasa ang baril at walang anong nagpaputok sa paligid. Doon niya inubos ang lahat ng bala. Matapos lumuhod siya kay Clarence, binuhat niya ito at tinignan na halos nakatirik na ang mga mata at hinanghina. Clarence! Clarence! Niyugyug ito ni Harvey habang walang tigil ang pagbuhos ng mga luha. Huwag kang matutulog, Clarence! Clarence, tulong! Buong lakas na sumigaw si Harvey at inulit ang paghingi ng tulong sa paligid. Harvey! Nanghihinang hinawakan ito ang kamay niya na puno ng dugo. Lakasan mo pa yung sigaw. Hindi ka maririnig. Napakunot ng noo si Harvey at mabilis na dinibdiban si Clarence dahil sa biro nito. Binitiwan niya ito at lumayo dahil sa pagkainis. Lalo na nang tumayo ito habang tumatawa. Alam mo, para kang sira. Irritabling wika ni Harvey at padabog na tumayo. Sumunod naman si Clarence na tumatawa pa rin. Yung lalaki ang binaril ko, kaya may putok ng baril. Natatawang sabi nito at tinuro ang lalaking nakabulagta. Sinira mo moment ko! Saad ni Harvey habang nagpupunas ng luha. Hindi pa ako mamamatay. Kung mamamatay man ako, isasama kita, ulul. Ano ako? Ako lang yung mamamatay sa ating dalawa tapos ikaw magpapakaligaya? Ayoko nun, no? Biro nito at pareho naman silang natawa sa nasabi. Sandali. Tumigil si Harvey sa paglalakad kaya pinatigil niya din si Clarence. Nilingon ito ni Harvey. Nasaan si Agatha? Pareho silang nagkatinginan at tumakbo sa labas para puntahan ang kasama nilang pulis. Nasaan po si Agatha? Hinalughog namin ang buong lugar. Hindi namin sila nakita. Wala din silang makita sa kotse sa paligid. Kaya hindi namin matuntun kung nasaan sila. Mas lalong kinabahan si Harvey. Para dito. Dahil wala na si Calvin. Iniisip niya saan ito dinala si Agatha. Maya-maya lang, nagring ang kanyang cellphone. At laking gulat niya nang numero ni Agatha ang tumatawag sa kanya. Mabilis niya itong sinagot. Agatha? Agatha! Napalingon ang lahat nang marinig ang sinabi ni Harvey. Harvey? Harvey, nandito ako kasama sila, mami. I-track mo naman kami, oh. Hindi ko alam kung anong lugar to. Kasama ko yung mga tauhan ni Calvin. Nakatutok ang baril nila sa amin.
Takot na wika ng dalaga sa kabilang linya. Kaagad na nataranta si Harvey sa sinabi nito. Ha? Saang lugar yan? Pupuntahan namin. Samahan mo ko. Ani Harvey kay Clarence. Sa kanila ka na muna magpasama. Medyo sumama ang pakiramdam ko eh. Napakunot ang noo ni Harvey pero pumayag din naman siya agad dahil baka napuruhan nito. Masaya ako na nakasama ka namin ulit anak ko. Lumingon si Agatha sa baby na ba ang tawag at napangiti sa sinabi ng mga magulang niya. Agad niyang sinalubong ito ng yakap na halos mahigit isang taon niyang hindi naramdaman. Hindi namin akalain na magkakaroon ka na ng boyfriend. Dalaga na ang anak ko. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi. Ano ka ba, ma? Ang tanda ko na. Napairap si Agatha at natawa. Hi, Agatha. Hoy, Clarence. Sinalubong ito ni Agatha at nakipagbeso. Nakasuot ito ng formal na kasuotan. Nasaan na si Harvey? Yun. Nililigaw pa. For sure, umiikot ng pwetanon sa taranta. Natatawang sabi ni Clarence at nilibot ang paligid. Ang taba ng utak mo. Matapos naming patayin si Calvin, saka ka magsiset up ng anniversary surprise sa kanya? Napailing-iling pa ito sa pagkamangha. Sus, magagawa ko ba yun kung di niyo ako tinulungan? Lalo ka na buisit ka. Tauhan mo pala yung mga nagtago sa akin, munti ko pa mabugbog. Inambahan niya ito ng suntok at agad namang umiwas si Clarence habang natatawa. Alam nga namang nasa kalagitnaan sigawan kita ng ganun, di ba? Hindi din alam ni Harvey yun. Kaya kabang-kaba nung nalaman niyang wala ka. Halos manakitang tiyan ni Clarence katatawa. Lagot ka dun. Nagmisto lang tarantang langgam ang mga tao sa loob ng kanilang bahay. Kaya alam ni Agatha na nandito na sila Harvey. Agad na nagtago sila Agatha at pinatay lahat ng ilaw bago makapasok sina Harvey. Agatha! Agatha! Rinig na sigaw ni Harvey. Boss, magtitingin kami sa paligid. Sabi naman ng mga pulis at naglibot sa paligid. Nanatili silang tahimik habang nakikita nilang naghahanap ang binata. Agatha! Agatha, nasan ka? Ilabas niyo si Agatha! Ganyan ka pala ka, corny ma in love, best friend ko? Kadiri! Bulong ni Clarence at bumungis-ngis. Shh! Huwag ka maingay! Parang ahwan niyo na. Ilabas niyo na si Agatha. Konsensyang-konsensya na ako sa mga nasaktan ko kanina. Dadagdagan niyo pa ba? Pagmamakaawa nito, kaya mas lalong bumungis-ngis si Clarence. Hindi ko ilalabas si Agatha hanggat di ka lumuluha ng dugo. Sigaw ni Clarence at iniba pa ang boses kaya pinalo siya ni Agatha para bantaan na tumahimik. Pakawalan niyo na kasi pakakasalan ko pa yan. Kikilalanin ko pa yan, mamamanhikan pa ako sa kanila. Magkakatay ako ng manok, baboy, kambing. Magkakaroon kami ng magandang buhay at bahay. At bubuo ng basketball team ng mga anak namin. Surprise! Sigaw ng lahat ng tao matapos buksan ng lahat ng ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Harvey at kumunot ang noo dahil iniisip kung tamang lugar ba ang kanyang pinuntahan. Love! Agad na sinalubong siya ni Agatha at doon lamang siya natauhan dahil kasunod nito si Clarence. Sira ulo ka? Ba't kasama ka sa trip na to? Akmang babatukan si Clarence na halos mamatay nakakatawa. Wahalan jo, bro. Lakas mo ma-in love. Tawang-tawa nitong asar at sinamaan lang siya ng tingin ni Harvey. Ah, love. Meet my parents. Hinila siya ni Agatha at alanganing umiti sa mga magulang ng dalaga. Hello po. Nakipagkamay si Harvey kahit na nanginginig siya sa takot. Basketball team pala. Ano akala mo sa anak namin? Inahing baboy? Seryosong wika ng daddy ni Agatha at napalunok si Harvey. Sir, joke-joke lang yun. Joke lang. Dapat may muse. Suhestyon ito habang tumatawa. Dahil doon, napawi ang kabang nararamdaman ni Harvey. Daddy naman! Sumimangot si Agatha at nilingon siya ng mga ito. We're so glad na nakilala ka na namin. Nakangiting sabi ng mami ni Agatha habang sila'y kumakain. So, kailan ang kasal?
Sa tanong na yun, nabilaukan si Agatha dahil sa pagkabigla. Mommy? Pinanlakihan niya to ng mata. Why? Para naman mapag-usapan na. Ngumiti ito na nakakaloko at inirapan lamang siya ni Agatha bilang reaksyon. Agatha, alam mo hindi pa tayo nakakapag-usap. Napalingon ang dalaga nang marinig ang sinabi ni Harvey. Kumunot ang noo niya at hinarap ito. Kasalukuyan sila ngayon sa ospital para bantayan si Tita Rose. Tungkol saan? Sino ka ba talaga, Agatha Villarreal? Tanong nito na ikinabigla ng dalaga. Halata ko na noon pa kung anong status mo sa buhay. Hinihintay lang kita na umamin sa akin. Hinihintay ko lang na magkaroon ka ng tiwala sa akin. Paliwanag ni Harvey habang pinipisil nito ang kamay niya. Akala ko okay na din nakilala mo na yung family ko. Yumuko si Agatha. Gulong-gulo pa rin ako. Dahil hindi pa pala talaga kita kilala nun. Agatha Villarreal ang pangalan ko. Galing ako sa mayamang pamilya. Pero hindi naman ako umalis para manloko at magpanggap. Umalis ako para matuto sa buhay. Dahil 25 years ko nang nalalo sa pambuhay na kahit anong gusto ko nakukuha ko. Kaya pinili kong umalis dahil na-realize ko kung paano na lang ako? Kapag wala na yung mga magulang ko, paano ako mabubuhay? Gusto nila mami patayuan ako ng bahay at ipaghahanap nila ako ng trabaho pero tumanggi ako. Dahil gusto ko magsimula sa mababa. Gusto ko maramdaman na maging proud sa sarili ko dahil may naipundar ako sa sarili kong pamamaraan at hindi galing sa pamilya ko. Tumingin si Agatha kay Harvey matapos niyang magkwento at nakita itong nakatulala at nag-iisip. Bakit pati sa akin tinago mo? Sa amin? Tanong nito at humarap kay Agatha. Natatakot ako eh. Palagi na lang kasi ako nakikilala dahil sa pera. Kinakaibigan dahil sa pera. Minamahal dahil sa pera. Iniisip mo na ganun ang gagawin ko sa'yo? Napailing si Agatha sa tanong ni Harvey. Natakot lang ako na baka pag inamin ko yung totoo, ma-misunderstood niyo. Okay lang yun. Nasaktan ako ng konti kasi hindi mo inamin. Pero ang mahalaga ay kung anong meron tayo ngayon. Agatha, sobrang saya ko na nakabalik ka na ulit sa akin. Akala ko tuluyan ka na makukuha sa akin ni Calvin eh. Huwag kang mag-alala, sa'yo at sa'yo ako uuwi palagi. Nakangiti nitong sabi. At iniangat niyang tingin kay Harvey. Tinignan naman siya ni Harvey. Mahal na mahal kita. Malambing nitong saad at hinalikan nito. Lumipas ang dalawang taon, nagkaroon din sila Agatha at Harvey ng sariling bahay at lupa na mula sa pinaghirapan nila. Ang sunod nilang tutuntungan ay ang kasal na sila mismo ang gagastos, pang-suporta na lamang ang mga magulang nila sa kanila. Agatha, oh my gosh! Hindi ko alam na sa sunod dating pagkikita, ganito na yung malalaman ko. I'm gonna cry na! Natawa na lamang si Agatha sa kanyang pinsan mula sa ibang bansa na umuwi para sa magandang balita. Ano, sasamahan mo ba ako? Of course, go ako dyan! Buong lakas nitong sambit sa kanya kahit na magkatabi lang naman sila. Natawa na lamang si Agatha dahil kahit kailan, laging excited ang pinsan niya sa mother side niya sa tuwing meron siyang binabalita. Mahilig ito gumala kaya minsan kahit kararating niya lang, pupuntahan na siya. Kapag nalaman nito na may magandang balita tungkol kay Agatha, umuuwi siya agad-agad. Kahit sa ibang bansa pa siya galing. Congratulations, Miss Villarreal, you're 1 month pregnant. Masiglang bati ng doktor sa kanya pagbalik nito. Oh my Agatha, you're pregnant! Nagtatatalon pa ang pinsan niya na akala mo'y nanalo ng loto. Grabing reaction, ikaw yung tatay? Ano ka ba? You should be happy too dahil hindi ka baog. Woo! Gaga ka? Hinablot ni Agatha ang buhok nito. Lakas ng tama mo, no? Magparty dapat tayo o kaya you should surprise him. Oo na, itahimik mo na yung bibig mo. Kanina ka pa nagiging taratitat dyan. Oh my gosh! Sige lang, magalit ka lang sa akin. Sa akin ka maglihe, di ba? Sa ganda ko na to, my God, di na talo yung magiging pamangkin ko, ha? Hinawi pa nito ang buhok at napailing na lamang si Agatha dahil hindi talaga ito titigil. Kung ikaw din lang, wag na. Asar at inirapan niya ito
dahil sa pagkapikon ay nanahimik na. Ano na naman to, love? Hilig mo talaga sa surprise, ha? May pagtatakang wika ni Harvey habang dahan-dahang naglalakad dahil nilagyan siya ni Agatha ng takip sa mata. Just wait, one step pababa, then tanggalin mo na. Sa isang hakbang ni Harvey na natili sa likod si Agatha, at laking gulat niya nang may sumabog na konfeti at merong mga cardboards na may nakasulat. Pregnant daddy? Kunot noong saad ni Harvey nang mabasa ang nakasulat. Sumilip naman si Agatha at napaawang ang bibig. Hoy, Clarence, Jana! Napakamot na lamang si Agatha sa ulo nang pumalpak sila sa pagpapakita nang gustong sabihin ni Agatha. What was that, Clarence? Irritableng tanong ni Harvey habang masama ang tingin. Sorry, love. Mga palpak eh. Sorry na. Hindi kasi tinignan ni Clarence. Aba, hindi ko nakasalanan kung taranta ka dyan, no? Sita rin ni Clarence at sinamaan lang siya ng tingin ni Jana. Enough. I'm pregnant, Harvey. Nagmisto lang yelo si Harvey na naninigas sa kinatatayuan nang marinig niya ang sinabi ni Agatha. Harvey, pregnant daw! Pag-uulit ni Clarence at siniko na naman siya ni Jana para pigilan. You are pregnant? Nakangiting tanong ni Harvey ng matauhan at tumango si Agatha kaya mas lumawak ang ngiti niya at nagmistulang buti lang luha na lumabas sa kanyang mata. Yes, yes, thank you, Lord! Sigaw ni Harvey at pinalakpakan naman sila ni Clarence at Jana. I love you. I love you so much. Malambing na sambit ni Agatha pagkawala sa yakap. And I love you, Agatha. I love you both. Hinawakan nito ang tiyan niya at marahan niyang nilapit ang mukha niya upang halikan si Agatha. Oops, oops, rated SPG. Bawal makita ng mga walang jowa. Singit ni Jana, kaya masama na naman ang tensyon sa pagitan nila ni Agatha. Galing mo, paring Harvey. 3-point shoot! Pew, pew! Biro ni Clarence at umakto pang nagbabasketball kaya natawa na lang si Agatha. Ibinalita din naman nila kaagad dito sa mom at daddy ni Agatha at sa mama ni Harvey kaya nagdesisyon na silang mapaaga ang kanilang kasal. Mommy, daddy, thank you. Kunot noong napalingon ang dalawa kay Agatha habang sama-sama silang naglalakad sa aisle ng simbahan. Maluhaluhang umiti si Agatha sa kanila at tumingin sa itaas upang hindi matuloy ang luha. For what, anak? For letting me experience the hardest battle in life. Dahil doon, naging matatag at matapang ako. Nakakilala din ako ng mga taong mamahalin ako. Kung paano niyo ako mahalin. Promise I'll be a good wife and mother to Harvey and Haley. We're here. Lagi mong tatandaan, whenever you need help, nandito lang kami ng daddy mo. We will always be here for you. Hello, Ma, Pa. Nakangiting bungad ni Harvey. Take care of her, Harvey. We trust you to take care of your family. I will, Pa. I cannot. Bigla na lamang nagmamadaling yumakap ang mami niya kay Agatha. Kaya ang naiipong luha sa kanyang mga mata ay bumuhos na. You will always be my baby girl. Huling sabi nito, bago umalis sa pagkakayakap at pumunta sa upuan. I pronounce you husband and wife. I invite you to seal your promise with a kiss. Nakangiti pareho ang bagong kasal nang sila ay magharap. Tinanggal ni Harvey ang belo nito. Unti-unting lumapit hanggang magdikit ang kanilang labi. Ang unang halik nila bilang mag-asawa. Dinig nila ang palakpakan ng mga tao kung gaano kasaya ang mga bisita sa pag-iisang dibdib nila dalawa. Dapat bang kumuha tayo ng maid? Napalingon si Agatha sa tanong ni Harvey. Maid? Kaya ko maging maid sa iyo at kay Haley, ah. Kulang pa ba? Hindi ba sapat? Umakma itong nagtatampo. Eh kung gusto mo magtrabaho, di ba? I can be your maid and also a billionaire. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Biro ni Agatha at natawa sa sariling sinabi. O nga pala, my maid is a billionaire. Nakangiti nitong sabi at hinalikan niya ito sa labi.
Minsan, sa buhay, hindi matututo ang isang tao sa isang bagay kung hindi nito sinusubukang gawin. Huwag tingnan ang bagay na mahirap, huwag mag-isip ng negatibo sa kakayahan ng tao, at maging positibo lamang sa lahat ng hamon ng buhay. Dahil ang hamon ng buhay ay hindi ginawa o nangyayari para maging mahina ka at sumuko. Nangyayari lamang ito para mas magpatuloy ka at makita mo ang sarili mong kakayahan at abilidad na kaya mong labanan ang kahit anumang hamon ng buhay na dumating sa'yo. The End.